tumutulong, maasahan, walang pinipili. Tuloy-tuloy na serbisyo para sa kapwa Pilipino. Serbisyong bayan. Serbisyong bayan ni Tatay Rani. Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 na umaga sa DWIZ 882. Pagtulong na totoo. Serbisyong may puso para sa Pilipino. Magandang umaga po mga kaibigan. Lunes na naman. Eh kaya ito na naman po ang inyong paboritong programa dito po sa DWIZ 882. Ang himpilang may todong lakas, ang serbisyong bayan ni Tatay Rani. Lady I po checking in. Sabi nga, na, say ganun. Pero wala ang ating tatay. Pero online siya ha, nanonood siya. Kasi alam nyo naman po, pag tayo po ay lingkod ng lungsod, abay, talagang napakadami niyang aasikasuhin. Pero hindi tayo nawawala sa kanyang puso at isipan. With me dito po sa studio, narito ulit ang ating not so golden girl, pero golden naman ang heart, si Tess Nator. Magandang umaga, Tess! Ayan, magandang umaga, Lady Ay. At syempre sa lahat po ng nanonood sa ating mga Facebook page, at syempre sa lahat po na nakikinig sa atin sa radyo through DWIZ 882. Mm-hmm. Yes, so isabayan niyo po kami na papanood sa test broadcast po ng DWIZ, ay ang IZTV. Yan po ay mapapanood ninyo sa inyong mga digital devices, TV devices at receivers. Iscan niyo lang po para lumabas yung IZTV. At syempre, sabayan din tayong naka-live ngayon sa Facebook page po ng Flash TV, Anti-Crime Advocates, Bayan Ko, Mahal Ko, at DWIZ 882. At sa YT On Demand po yan ng IZ, nandyan din kami. At syempre kami din sa Flash TV. Meron din tayong YouTube channel. Yes. So anyway, ngayon po ay Lunes, kaya syempre para maganda, mapuno ng biyaya at kumbaga lilipas ng maayos ang ating buong linggo, mag-alay po tayo ng maiksing panalangin sa ating pong Diyos Ama. Ama, maraming salamat po dahil Lunes na naman, eto na naman po kami at patuloy sa buhay na ipinahiram niyo po sa amin. Ama, simulan mo po kami ng maganda ngayong linggo ito. Iniaalay po namin ang bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami at gabayan sa lahat po ng aspeto ng aming buhay. Ama, anuman po ang daladalang problema ng bawat isa, tulungan niyo po kami. Anuman po ang pagsubok na kinakaharap, gabayan niyo po kami. Ama, wala kami kung wala ka, kaya huwag niyo po kaming iiwan. Hawakan mo po ang aming mga kamay para hindi po kami maligaw ng landas. Ama, marami sa amin may karamdaman, may problema dinadala, malungkot, nasasaktan. Ama, lahat ng yan ay mapapawi sa isang salita mo lamang. Kaya please po, gabayan niyo po kami. Ama, gabayan niyo rin ang buong programa. Ingatan po ang bawat isa sa pamumuno po ni Tatay Rani Ludovica. Gabayan niyo po kami at iligtas sa lahat ng masasama. Ano man po ang aming pagkukulang, Ama, nawa ay huwag mo po itong tingnan. Sa halip, tingnan mo po ang aming nagagawa sa pangalan po ng iyong kabutihan. Ama, maraming salamat ulit. Ang lahat pong ito ipinapanalangin namin sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Yes, ayan. Diba, no, ang sarap kapag nagpapasalamat tayo. Alam mo, kahit anong bigat ng problema, kahit anong bigat ng dalahin natin, pag yan inilagay natin sa Ama, nawawala lahat yan. At gumagaan talaga. Oo, sabi nga, di ba, kaibigan tayo, inalok tayo, alam mo ba yon? Inalok tayo ng friendship ni Lord. Ngayon nasa atin, siya yung ating kaibigan at bilang promise maker natin, hindi talaga siya kahit kailan na bumabali sa kanyang salita. Okay. Pero minsan nasama-sama ng loob mo eh. Pero magic yan, nawawala pagka ibinigay mo sa kanya at magugulat ka, lahat gagaan. Tama. Diba? At lahat ay bibigyan niya ng solusyon. Tama. Ano man ang bigat ng problema na dinadala mo ngayon, kung ibibigay mo sa Diyos, talagang siya magbibigay sa iyo ng sagot. Tama, oo. At wala talagang sagot sa atin. Hindi natin nahawak. Nasa kanya lang yan. Nasa kanya lang. Oo. Anyway, ngayon ay Lunes. Siyempre kanina may flag raising, di ba? Yes, diyan sa Maya City. At sa lahat yan, sa kabuuan ng bansa. Sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Dahil ngayon ay araw ng Lunes. At kakaiba itong Lunes na ito, itong flag raising na ito, Tess. Dahil hindi lang ito sa mga ahensya ng gobyerno, kundi sa lahat ng paaralan. Oo. Dahil first day, oo. First day ng ating mga estudyante. Ante, Diyos ko, di ba? Sobrang excited sila. Uh-huh. Diba? Sobrang excited, pero tiyak ka mahihirapan. May ka ba? Oo, sa unang pagpapa. Lalo na yung mga pandemic kids, di ba? Mm-hmm. Na nagsimula ng pag-aaral online. Mm-hmm. Tapos ngayon pa lang sila talaga makakaranas na papasok sa eskwelahan. Kaya nga. Mm-hmm. Sobrang excitement. Siguro pinaghalong excitement.
excitement, kaba, saya, kaba, lahat na nandun na. Mixed emotions, hindi lang na mga kids, kundi na mga magulang. Yes. May mga magulang, may napanood ako sa TikTok, pag talikod ng anak niya, nagsasayaw silang mag-asawa kasi graduate na daw sila sa pagiging teacher. Oo nga, ano? Tapos well, na yung, ano, yung online, no? Online classes, face-to-face na ngayon. Tama, oo. Ang hirap, no? Ngayon, naranasan ng mga magulang kung paano, kung gaano kahirap maging teacher. Tama, oo, na-appreciate nila ngayon. Dati kasi parang, teacher mo, ginagawa, di ba? Ngayon hindi, alam na nila, di ba? Mahirap talaga maging teacher, lalo na kung sa bahay na, as teacher sa school, pero nasa bahay, tapos teacher ka dahil magulang ka. Oo. Kasi ang mga magulang, ganun naman eh, teacher din sila. Second teacher yung nasa sa school, di ba? Eh, dun sa nakaraan 2 years, pinagsama yung... Oo, pero yan, di ba? Mixed emotions. Pero may naalala ko noon, meron ako nabasang parang literary ano piece na sabi niya nga doon sa mundo. English 'yon eh, pero sa Tagalog sabi niya, papakawalan ko na mundo ang aking anak. Bahala ka na sa kanya. Ayun. Ingatan mo siya, huwag mo siyang salbahihin at payagan mo pa siyang makauwi sa akin. Wow, 'di ba? Kasi parang bilang magulang, 'yun yung kaba mo eh. Pag pinakawala mo na sa real world yung iyong anak. Ang hirap eh. Bawat araw nalalabas siya ng tahanan, hindi mo alam kung babalik siya, 'di ba? So pero sabi nga kanina nung panalangin natin, ilagay mo sa Ama para maprotektahan siya. Ang paborito kong prayer, Lord Jesus, cover me with your most precious blood. Kahit gitna ng holdapan, hindi ka makikita ng holdapper diyan. So yan, ano pa ba ngayon Lunes? Syempre may libreng sakay tayo. May libreng sakay tayo, syempre. Mm-hmm. Lalo ngayon dahil alam ng Tatay Rani na talaga ng mga matinding pangangailangan. Yun nga yung kanina nadaanan namin na napakaraming pasahero, commuters, no? Kung dati napakarami ng commuters nang nahihirapang sumakay, yung mga manggagawa natin, mga kababayan natin na nagtatrabaho, nadagdagan pa ng mga estudyante ngayon. Ngayon? Diba? Oh, nakita mo. At saka ang traffic, no? Mm-hmm. Oo, super traffic. Oo, naku, in place na rin po yung ating ano, color coding pala, number scheme natin. 7 to 10, bawal yung mga ngayon, di ba? Oo, yung 1 and 2. 1 and 2. Tama, umagat hapon na yan. Umagat hapon, tapos 5 to 8 sa hapon. Paalala po, dahil naku, mahuhuli po kayo. At saka makiisa na lang tayo para sa karamihan. Di ba? Sa kapakanan ng mas nakakarami. At ngayon din, pag-usapan natin ng konti. Naalala mo yun no weekend? Kala ko kung ano yung gulo dun sa DSWD. Sabado. Oo, si Secretary Tulfo. Hindi na niya alam kung paano niya, alam mo yun, yung labas na yung litid niya dito sa pagsasalita. Hindi mo na alam ba paano mo ipapaliwanag yung naging sitwasyon. At hindi lang dito sa atin, sa Quezon City. Oh, yes. Yung sa DSWD, at sa Barangay Batasan. Mm-hmm. Hindi lang dyan nangyari yun. Uy, buong Pilipinas. Buong Pilipinas sa lahat ng parte ng Pilipinas. Meron nga tayong ano, DSWD na office official. Hindi ko alam kung anong province yun. Ide-deklara na daw ng governor na persona non grata. Dahil doon sa nangyari. Hindi naman kasalanan ng ano yun, DSWD. Kasi po, mga kaibigan, no, yung mga kasama dun sa, iyan yung para sa estudyante, di ba? Educational assistant. Oh, educational assistant yan. By schedule po yan. Mm-hmm. So kung sino yung scheduled, siya yung pupunta para mag-claim. 2,200 lang pala. Dito sa atin, sa DSWD dito sa Batasan. Mm-hmm. 2,200 supposed to be ang nakapila. Schedule dapat. Ang nakapila, oo. Mm-hmm. Pero anong nangyari? Aba, tinalo ang rally nung eleksyon. Meron nga tayong isang diehard, bumalik na lang daw sila. Eh kasi kakahanap nila ng dulo nung pila ng mga tao, nasa San Mateo na daw sila. Alam mo yun din ang ano, no? Grabe. Minsan, no? Lady I. Pag sinabing alas 8 ang pilahan, ang ginagawa ng iba, gabi pa lang pumipila na. Naranasan natin yan sa action center. Yes, kaya pagdating nung nakaschedule, na 'di ba? Pagdating nung nakaschedule, hindi na siya makalapit dun sa harap kasi puno na ng tao. Alam niyo po, disiplina. Buti nandoon ang task force disiplina. Oo, dahil naharang muntik may gustong pumasok sa loob na ng DSWD. Umakyat na talaga sa ano, sa mga gate. Oo, 'di ba? Oo, pero wag pong ganoon kasi alam niyo po pagka nagkakagulo tayo, lalo po tayong walang nakukuhang maganda. Wala yung biyaya, lalong nawawala. O ay may mga hinimatay pa. Meron. Oo, buti na lang alerto tong task force disiplina ni Sir Dick. Mabuti at nandoon ang task force disiplina ng Office of the City Mayor. Yes. Talaga namang sobra yung ginawa nilang pag-assist talaga doon. Buti yung mga biyasa ito. Oo, naku. Kahit sa mga ano medic ng mga first aid talaga. Yes. Si Secretary Tulfo tumayo na, meron ng ano,
meron ng ano tawag doon? Megaphone. Megaphone, di ba? Pero parang nagpadala hindi siya. Nagpadala din ang tatay, ha? Ano, yes. Malalaki niyang speaker. Speaker, oo. To the rescue, ang tatay Ranilo, ang Konsehal Ludovica. Buti na lang, oo. At umagang umaga, kahit gabi pa noon, nagmumonitor na sa radyo, panay na ang radyo ng tatay. Yes, oo. Kasi nga po talagang dinagsa. So, ayun, meron din po pala mga payout centers yan, sabi ni Secretary Tulfo. Alamin po ninyo. Pero ang better, ang maganda ngayon, ang good news, ibinaba na nila sa LGU. So, makikialam na yung LGU. Dati kasi, parang diretso sa national. Alam mo, yan, sa lahat po, aral po yan, ha? Sa lahat ng aspeto ng panunungkulan, huwag niyo pong iwanan ng LGU. Kasi sila po, ang barangay pa rin at the end of the day, ang nakakaalam. Tama. Kung ayaw ninyo maulit yan, makipag-ugnayan po kayo sa LGU. Kasi, karoon ng ano, no? Ng misunderstanding, yes, miscommunication. Yes, oo. Oh, oh. Kaya, nagkakagulatan eh. Ayan tuloy, lahat tayo nagulantang nitong weekend. So, anyway, ayan po, no? Bukas, Martes, ayan, yung mga may pang-gasolina, magpagasolina na kayo dahil tapos na yung maliligayang araw. Oil price hike na ulit, hindi na oil price rollback. Aray ko. Uy, nang galing ako ng Bicol test. Doon, 67, 68. Okay. Diba? Pero, baro makapagpakarga ako doon, ubos na yung ano ko, ang layo. Sa layo ng biyahe. Oo, diba? Hanap na lang kayo ng ano, nang pwedeng pumalit. Sabi nga, wag muna tayong choosy sa gasolinahan ngayon kung gusto natin makatipid. Diba? Ganun talaga eh. Ang hirap. Eh, wala tayong magagawa. Sabi nga, wala na. May sibuyas na ba? Kasama sa buhay. Ay, wala, diba? Ang hirap magsigang nang walang sibuyas. Oo. Hindi, puti naman yan. Alam mo, sa totoo lang, yung puti, hindi na imported dati, yan eh. Ha? Imported. Oo nga, pero hindi masyadong napapansin yan dati. Kasi nga, mas gusto mo yung pula dahil mas malasa. Yun yung native eh. Oo. Yung puti, imported po yan. Oo, yan yung nagkakaubusan kasi nagkakataguan. Pang steak yun eh. Oo, steak lang yan eh. Tsaka pang basa, pang ano, kaya yung isang ano, fast food, yung burger, na merong onion rings. Oh, wala silang onion rings. Ayan. Ay! Ang chicken, ah. Ano nangyari? Ang chicken? Ayan. Mamaya, mimigay tayo ng chicks. Yung mga fast food din. Oo, buti wala na. Kay Tatay Rani. Hindi ano na ubos. Eto na, paningit muna tayo. Ano kaya muna natin ibibigay? Ayan, tingnan natin. Uy, mamigay din tayo mamaya ng load. Itlog ni Tatay. Pamigay mo na yan. Ang malaki, makinis at maputing itlog ni Tatay. Delicious! O, meron ako nabasa kanina. Tatay, ano? Ang hiningi niya, Tay, pengi naman po ng itlog nyo. Sabihin ni Tatay, ay, di may-ari na ito. Talagang ganun eh, no? Ito na, ang mga mapalad na magkakamit ng itlog ni Tatay. Delicious! Shirley Calumpiano. Mm. Ayan, una ka sa listahan. Pangalawa, si RG. RG. Mm-hmm. Ang pangatlo ay si Girly Caballero. Tatlo na yan. Ang pang-apat, Antonio Hubilla. Delicious! At ang pinakahuli ay si May Perez. May ayan. Perez. Ayan. Anong dapat gawin? Kailangan nyo mag-message sa aming Flash TV, Facebook page. Official yung Facebook yes, pala. Yes, Facebook kasi page. Kasi sa iba naliligaw. Official page, ah. Sa Messenger. Tapos sabihin nyo kung saan kayo napili. Tapos lagyan ng inyong pangalan, contact number, at saka yung inyong address. Yes, ayan. Na natatagpuan. Tapos yung number niya sumasagot dapat. Lalagyan niyo doon, thank you tatay sa itlog mo. Sa mismong program ha, sa mismong program. Yes, at saka 1 hour after. So hanggang alas 12 ng tanghali. Yes. Okay, so ayan po, huwag ninyong kalimutan yan ha, para matanggap ninyo yung itlog ni tatay. Ang dami niyo humihingi ngayon ng pambaon, no? Eh kasi, hello. Kasi nga, naalala na ninyo yung itlog at hotdog ni tatay kasi pasok na ulit yung kiddos. Ayan. Mamaya, malay nyo, matawag kayo. Mamimigay din po kami ng load na 100 pesos. Ito, bigyan na natin para masaya. Si Jennifer Labay Aquino. Bigyan natin siya ng 100 pesos na load. Uy, hindi namin kasalanan kung di match siya. Bigyan na lang ninyo sa match kapag hindi kayo yon. Kung ano man yung network natin. Si Lilibeth Almoguera. Bigyan din natin ng 100 pesos na load. Tapos, sino pa ba? O sige, si Lourdes Cipriano. Kasi nag-good morning siya kay Sian. Hindi ko alam bakit. Tapos, pang-apat, bigyan natin si Chona Elaine Castro ng 100 pesos na load. O, pang-apat. Pang-lima, eto, sino kaya? Si Janice Arlos. Bigyan natin siya.
100 pesos na lodo. Okay. Solima na kayo, ha? Ngayon naman, tawagin na natin ang ating unang tulong patroller. Ito, naku, malungkot ang kwento nitong kababayan natin. Alam mo, Sari, ang sa pinakamalungkot yung merong kang medical condition. Yes. Di ba? Tapos, yun pa yung dahilan kaya nawalan ka ng trabaho. Sa panahon ngayon, pag wala kang trabaho, naku, tapos dito ka sa Metro Manila nakatira, ang bigat talaga. Ang bigat. Alamin po natin ang kabuang kwento mula po yan kay Rani Barbo. Magandang umaga, Rani. Magandang umaga po, Lady I, at kasamang Tess, maaaring baguhin ng di inaasang aksidente ang buong buhay mo at ilayo ka sa dating nakasanayan. Yan ang kwento ng ating nakilala. Tara at pakinggan natin. Usahanin mo na. Wala na ako. Sana ayusin nila buhay nila. Siya si Mang Arnold Cunanan, 40 years old, taga barangay Bagong Silangan, Quezon City. Nagkatrabaho ako sa kumpanya namin dyan sa ginagawa kong hagdanan. Hapon na po yun. Yakbang ko sana isang kumpadon. Na dapilas po itong pagbaba. Pag dapilas ko na gano'n, diretso naman tumama po yung ulo ko doon sa isang bakala na gano'n. Tapos sa forma, sinabi ko, sir, sakit talaga ng ulo ko, sir. Sinabi ko, sabi niya, hindi ako tayo sa sahod eh. Sabi niya, sari doon lang yan. Pahinga lang yan. Kinabukasan ng umaga, labas po ako, bayad ako ng utang. Talaga, sabo-sabo kayo po ulo ko na, pinipilit ko lumakad talaga, dalaga laba po itong anak ko, hindi ko naman sumutusan. Yun, nag-collapse na po ako. Tinatanong po nila ako kung ano yung nangyari sa akin, yung ginawa ko sa sarili ko, bakit daw nagmuwi yung mga dugo ko sa ulo. Tapos sana raw po, maaga pa lang dinanasan ako sa ospital para naagapan, para hindi na po namuwi yung dugo ko sa ulo, inawot pa ako kinabukasan. Ang aksidenteng iyon ang bumago sa buhay ni Mang Arnold. Kung pupunta po ako sa mga panigtrabuhan ko po, nangingi po akong tulong para makasurvive mo kami ng anak ko. Wala pong magagawa kasi hindi na po nakakapagtrabaho ngayon eh. Bawal sa akin yung magtrabaho ng mabigat dahil nga sa mga namuong dugo sa ulo ko. Sabi ng doktor po, lifetime na gamutan ko. Mas gusto ko pong mawala ng bahay, wala ko ng pagkain, wag lang magkasakit ng ganito. Hindi nila ako naitindihan. Nangihirap talaga ako. Mingi ako sa kanila ng pabor kahit malang makasurvive kami ng anak ko. Maswerte si Mang Arnold dahil kahit paano ay nakakadiskarte ang mga anak. Tatlo ang anak ko, babae po. Yung tatlong dalawa po, diskarte lang po para makakain sa kapatid ko. Tapos ito pong isa, ganun din po. Tulong-tulong din sa akin kung minsan wala talaga. Titiis na lang. Sa kabila ng pagsubok na kinakaharap, ayaw daw sumuko ni Mang Arnold. Gusto ko pa akong mabuhay ng mahaba. Gusto ko pa akong gumaling. Sila lang po talaga nagbibigay ng pag-asa sa akin. Kung wala po sila sa buhay ko, wala po akong mga anak, baka wala na po akong pag-asa sa buhay ko. Sa kabila po nung nangyari sa amin ng asawa ko. Kung ano lang po talaga po yung kaya lang talaga po nila, bahala nung tatay Rani sa akin. Rani? Rani, oo. So, sa ngayon, si tatay, wala na siyang asawa. Okay. Meron na po ibang asawa yung kanyang asawa sa Mindanao po. Okay, okay. Iniwan po siya. Okay, so nasa linya si Mang Arnold ngayon, ano, Tess? Kausapin natin siya. Mang Arnold, si Lady I po ito sa pangalan ni Tatay Rani. Magandang umaga po. Kasama ko si Tess Nator. Mang Arnold? Good morning po. Ah, naputol yung kanyang linya. Sige, i-ano ninyo. Okay. Rani, so ngayon, meron pa rin buong dugo dun sa ulo niya. Opo. Yung sabi nga po ng doktor sa kanya, panghabang buhay na po yung gamutan. Pero kung, yun nga, kanina po sa story, sabi niya, kung naagapan agad-agad, nadala po siya sa ospital, wala daw po sanang mamumuong dugo dun sa ulo niya. Kasi ang kwento niya, swerte lang niya, may nakakita sa kanya nung bumaksak siya dun sa... habang naglalakad siya para nga magbayad ng utang at nadala siya kagad doon sa Maklang Hospital. Okay. So yun, wala nang lunas yun, hindi na rin pwedeng operahan? Operahan po siya, kaya lang medyo may kamahalan po. At mas ang risky. Sabi ng doktor ko, mas risky nga po. Oo, so parang mas Maggamot na lang daw po muna siya. So mas mainam kung ganyan na lang kesa kung bubuksan. Oo, baka mas delikado. Oo, mas delikado. So sa ngayon, ang kanya mga anak, anong mga trabaho? Wala? Wala pong trabaho yung mga anak niya. Isang 18, 17, 16.
Tapos lahat po sila, yun nga, dumidiskarte, pupunta sa mga kapatid ng kuya niya para makahingi ng mga pangkain-kain. Samantala, yung 16 niyang anak, eh pupunta naman doon sa isa niyang kaibigan para doon naman makikain at makakuha ng, makakain nilang dalawang mag-ama. Nakapag-aral ba sila? Lahat po sila ngayon nahinto sa pag-aaral dahil nga po doon sa nangyari sa kanila. Dapat magpapasokan din na sila nakapag-enroll. Okay. Mm-hmm. Oo. Rani, ganito no, kasi sabi dito, palalayasin na sila dahil dalawang buwan na silang hindi nakapagbayad. Siguro yun muna, Tess. Dalawang buwan pa lang. Ganun talaga yun eh, may mga ano, kasi ayaw na nila. Hindi mo masisisi ang nagpapaupa, Tess, kasi hanap buhay din nila yun. Oo. 1,500 yung bayad niya per month. So, bayaran natin yung, bayaran ni tata yung 3,000 dun sa kaniyang kulang sa upa, 'di ba? Para at least meron na siya. Tapos bigyan natin siya kahit papaano. So bigyan muna natin ng 5,000 muna. Oo. At least may pangkain sila. Yeah, oo. Kasi hindi siya makakontakt na ulit. Mahina daw ang signal, Rani. So alam ko nanonood naman si Tatay, si Mang Arnold. Bigyan muna natin siya, Rani, ng 5,000 piso para mabayaran na yung kulang, mm-hmm. 'Di ba? Tapos yung matitira, pambili muna ng kung ano yung panggas nila. Tapos Rani, ikutan mo ulit para malaman natin baka anong hanap buhay ang pwedeng ibigay. Tapos yung mga anak niya, 18, 17, 16 naman, baka puro pwedeng babae. Oo, pwedeng alam mo yung turuan natin sila ng hanap buhay para ma-sustain yung kanilang pamumuhay ngayon. Kasi si Tatay hindi naman na pwede. Hindi na siya pwede magtrabaho. Pwede naman siya magtrabaho pero yung magaan lang, pero sa sitwasyon niya delikado. Pero siguro kung patinda-tinda, kung kakayanin, pwede, 'di ba? Mm-hmm. Tapos sa tulong ng kanyang 3 anak. Oo, pero yung asawa, iniwan talaga itong mga babae na to. Sabi ka na. Kayo talaga, kahit babae ako. Akala ko lalaki lang yung iniwan, babae rin pala. Oo, mga to, pag wala na mapakain sa inyo. Talaga mga babae na nang iiwan. Oo nga, iba na to. Mga tinatamaan niya ta dito sa studio, iniwan niya. Sino yung iniwan dyan? Oo, palabasin mo dyan, sabay ganun. Pero di, daw. Oo, di ba hindi kasi nga, alam mo, hindi true love pagka ganun. So anyway, eh sabi nga, 'di ba, kapag wala na makain ang pag-ibig, lumilipad palabas ng bintana. Oo, nagkakapakpak 'yun eh. Kapag hindi wala na mapakain. Oo, hindi daw nabubuhay, puro pag-ibig lang. Tama, Pero ako hindi ako naniniwala. Ay. Oo, hindi. Kasi 'yung pag-ibig, 'yun din 'yung tutulong sa inyo para gumalaw kung paano, kumilos kung paano kayo mabubuhay. At marami tayo ditong case studies, ha, hindi iniiwan ng misis 'yung lalaki kasi nga nung wala nang maipakain sa kanila. Mali kasi talaga sakit, 'yun. Sakit, no? Oo, mm-hmm. 'Di ba? Pero well, mahirap mag-judge kasi hindi tayo judge. So anyway, so 'yun, Rani, bigyan muna natin siya tapos ikutan 5,000 tapos ikutan mo si Tatay doon para malaman pa natin tapos balitaan mo kami dito, ha? Yes, Lady. Ay, pero bago po ako mapaalam, narito pa at pakinggan natin ang pasasalamat ni Nanay Erlene Dariaso na taga-barangay Bagong Silangan na bibigyan ni Tatay Rani ng 2,000 piso para pambili ng colostomy bag niya ng 6 buwan. Tara, pakinggan po natin. Maraming salamat pong muli, Councilor Rani Lodovica po. Salamat sa bigay niyo sa akin na pangbili ng colostomy bag po. Maraming salamat. Sana po marami pa po kayong matulungan. Sa servisyong bayan ni Tatay Rani, maraming salamat po sa tulong ninyo. Malaking tulong po ito talaga sa akin. Okay, Rani. Pangalawang buwan na natin yan, Rani, no? Yes, pangalawang buwan po. Yung huli, pangalawa na yung pumunta, sabi niya pa sa amin, ba't ang aga niyo wala pang akinsi? Kasi gusto pa kami palitin. Talaga ang tatay yan. Ayaw niyo po ba? Di ba meron tayong isa? Yung sabi ko, ayaw niyo po ba? Alis muna kami. Oo, di ba may isa tayo yung bata, di ba? Si RJ. Buwan-buwan din yan. Yan. No? Iba talaga ang tatay Rani pang nangako. Tinutupad. Tinutupad talaga. Ganun talaga kapag ikaw may malapit sa Diyos, di ba? Uy, tika ito, yung kanina si Mang Arnold. Rani, dagdagan na natin, gawin mong bigyan mo pa siya ng complete package. Bigas, itlog, hotdog, chicks. Tama. Okay? Yeah. Ha? Yes. Para kasi yung pagkain nila doon galing pa po doon sa 100 na binigay ni Ate Tess.
Grabe, sandaan. Kasi, oh, kasi yan lang yung pera. Nila yun. Alam mo, umiiyak talaga siya. Kaya talagang naano ako. Sabi ko, sige tayo kahit pamasahe. Oh, diba? Yung pala pinangkain pala nila. Oh, alam mo, tayo, yung 500, panic na tayo, wala tayong pera. Pero sa kanila po, buhay po nila yon. Isang buong buwan na yun. Diba? So, okay, salamat Rani. Yes, para sa servisyong bayan ni Tatay Rani, ako si Rani Barbo sa DWIZ 882, ang himpilang may todong lakas at Flash TV. Maraming salamat. Thank yan you po si Rani Barbo. Alam mo, yan. Teka, paningit muna tayo. O, sige, para masaya. Sige, ano muna ang pabibigay natin? Bigas, hotdog o chicks ni Tatay. Ay, mabigat talaga yung hotdog ni Tatay. Eto na po, ang hotdog ni Tatay na malaki, masarap at organic. Wow. Mamula-mula. Juicy. Yes. Wow. Narito na. At talaga ito mga request nila kasi pambaon talaga. Yes. Una sa ating listahan, si Susan Marasigan. Ayan, Susan Marasigan, meron kang hotdog ni Tatay. Mm-hmm. Rowena Trestiza. Si Neng Malasa Bardelosa. Si Grace Reyes at ang pinakahuli, si Alicia Cuban. Ayan, yeah. Okay, meron kayong hotdog ni Tatay. Si Alexia Mario, naghihintay daw siya kasi yung anak niya mag-uuwian na sa face-to-face. Ang galing. Ay, agad. Naalala ko nun, pag wala yung nanay ko sa labas ng gate, nagagalit ako. Feeling ko ang layo ng school ko. Yung actually, tawid lang. Hindi, yan din ang ano, no, bumalik. Yung kung bumalik yung face-to-face, bumalik din yung iyakan. Yes, yun. So, na, cute. Ano, na, lalo cute na yung mga kindergarten tsaka grade 1. Yes, no? O, yung pandemic kids, takot sila sa tao, ah. Medyo may ganun sila sa tao. Yung hindi sila sanay. So, pag lumabas sila sa mundo, talagang takot sila. Nakikita ko yan. Meron silang fear kasi hindi sila sanay eh. Alam nila yung pamilya lang nila. Tama. Diba? At saka nasanay na yun lang talaga yung kasama nila. Yes. So, okay, time check muna tayo. 10:30 ng umaga. Napakabilis. Nagbabalik ang serbisyong bayan ni Tatay Rani. Tatay tayo. Napakadaling lapitan. Okay, balik tayo sa servisyong bayan ni Tatay Rani dito po sa DWIZ 882, ang impilang may todong lakas at Flash TV. Lady Ay pa rin kasama po si Tess Nator. Kasi mamayang hapon, kaya abalaan Tatay, bukod sa may meeting siya ngayong umaga, meron siyang privilege speech mamaya. Kaya dadayo tayo dun. Susuguri natin ang konseho. Cheese, alam mo na, exciting cheese, ha? Exciting yan, Yes, oo. Mamayang alauna ng hapon. So anyway, ito, bago ito natin tawagin yung sa pasalod ng buhay, no, humihingi kasi ng pansaing itong si Josephine Balmores Cuarez. Ayan, sige, Josephine, meron kang 5 kilong bigas mula sa ating Tatay Rani Ludovica. So Tess, itong ating pasalod ng buhay bago natin tawagin sa telepono, ano ba ang kwento niya? Bigyan mo kami maiksing background. Siya po si Luisa Mendoza Gabrinaw. Okay. Uy. Siya po ay taga Bacoor, Cavite. At ito yung nagmensahe sa ating page sa Flash TV. No? Humingi siya ng tulong dahil siya ay merong TV sa buto. Simula nung 2000, etong May 4 lang nalaman na mayroon siyang TV sa buto. Opo, May 4. Okay. At ang isa pa, hindi lang yun. Meron din siyang bato sa kidney. At kailangan na operahan. Okay. Sa lalong madaling palahon. Naapektuhan na yung kanyang hita na maga dahil hindi na nakaka-circulate yung dugo. Dahil dun sa dahil TB? Dahil sa kanyang, oo. Dahil dun sa bato, sa kidney? Sa bato, oo. Siya ay bedridden na po. Hindi na siya makaupo at hindi na siya makatayo. Okay, so nasa linya po ngayon si Nanay Luisa Mendoza Gabrinaw ng Bacoor, Cavite. Magandang umaga, Nanay Luisa. Magandang umaga po. Opo. Si Lady Ahay. Opo. Kasama ko po si Tess Nator, Nay. Wala po si Tatay ngayon pero nandyan po siya nag-agapay sa programa. So ngayon, ano po ang kailangan natin ng tulong ngayon, Nay? Yung pinaka-importante sa ngayon. Ang importante po sa ngayon, yung gamot ko po. Kasi po, marami po akong ininom na gamot. Minsan, nakakalapse na po ako minsan 5 araw, 1 linggo. Kasi meron po ako anang kaya lang po. Hindi na ano kasi may mga pamilya na po. Bali nakikitira lang ako rito sa kapatid ko. Aha. Okay, ito pong gamot na to para po dun sa TB mo sa buto. Po at saka ano po, yung mga ugat po para po dumali yung dugo. Mamamaga yung kanong pa ako, yung hita ko. Hindi ko po mahawakan. Oh. Ayan, di po ako makaupo.
Opo. Nay, meron ka po bang PhilHealth? Wala po ako PhilHealth. Okay. Ilan taon ka na po ba, Nay? 51 po. Bata pa, 51. Okay. Opo. Nay, ganito po, ihanda mo lang yung iyong, bagay kahit wala ng birth certificate, di ba? Okay. Nay, makikipag-ugnayan sa'yo yung, ano, yung staff natin. Opo. Pakiano lang po ang tabay sa telepono para po maparehistro ka namin sa PhilHealth. Kami na po ang bahala doon. Para po magamit mo yung PhilHealth kasi yun po, sakit mo sa bato, meron pong package rate ang PhilHealth. Pwede ka pang mag-zero balance dyan pag nagamit mo. Opo. Ngayon, yun pong TV sa buto, gamot po ang problema, bigyan muna natin siya ng 5,000 piso. Oo, Tess, di ba? Bigyan muna ka namin tayo ng, ay nanay, ng 5,000 piso, pambili mo po ng gamot para po maagapan natin kasi sabi mo nga, di ba, medyo naglalapse ka sa gamot. Opo. Mm-hmm. Sige, medyo malayo yung iyong kinalalagyan, Baco or Cavite. Opo. Opo, papadala na lang namin sa'yo. Hanay, ha? Opo, marami po salamat, Lady Ai. Saka kinaso. Salamat, ulong. Opo, kay Lord po kayo makasalamat. Opo. Okay. So, nanay, basta antabayanan mo po, may kukontak sa'yo, kaya pakihawakan lang po agad ang, ay pakihawakan po lagi ang telepono, Nay, ha? Sige po, salamat po. Opo, at saka ano? Lakasan mo lang yung loob mo. Alam mo, Nay, yung dalawang condition mo, ano yan, gagaling yan, basta laksan mo lang loob mo, ha? Panalangin lang po, panalangin lang. Salamat po. Okay, ayan. Salamat po si Nanay Loida Mendoza Gabrinao. Ay, Luisa Mendoza Gabrinao ng Bacoor, Cavite. Yan po. So, ano natin yung 5,000 para sa gamot yun. Opo. Yung sigurado. Tulong ni tatay na 5,000, Nay, para sa gamot. At matutulungan pa kayo sa PhilHealth. Yes, yung PhilHealth kasi, may case rate yan, yung TB. Actually, pati nga TB sa buto eh. Alam, ang tuberculosis, yes. Oo, alam ko talaga meron. Kasi dun, di ba, meron tayong PhilHealth at your service na program sa Flash TV. Ah, yes. Nakikita ko yan sa mga fina-flash yan, yung tuberculosis. Tapos yung, kasi parang kahit anong klase ng tuberculosis. Tapos meron din tayo dun sa kidney lalo na. Oo nga. Oo, yan sa ang bato. Pinakamalaking ano talaga, gastusin eh. Oo. Sa kasi pag, alam mo yung bato, pag meron sa bato, di ba? Pag hindi na kayang tunawin, nililaser yan o ano yan. Kaya may pay special package ang PhilHealth niyan. Okay, so ngayon naman, pagkatapos po, from Cavite, Tess, punta naman tayo sa Malabon. Tingnan mo ha. Wow, talagang iba-iba. Napakalalayo ng ating natutulungan. Ano? Kahit saan? Oo, kahit saan. Mm-hmm. Sige, Tess, sino naman ito? Ito naman po ay si Angeline de Guzman. Ito din ay mula sa ating page, no? Ayan po, yun sa mga nakikinig, no? Pwede po kayong mag-message yan kahit saan kayong panig ng Pilipinas naroon. Ay maaabot po kayo ng tulong ng ating Tatay Rani. Ayan. At ito ay nabigyan na rin natin dahil nanonood siya talaga sa atin. Nabigyan na rin natin siya sa hotdog. Nagulat nga siya na siya napadalan. Okay. Sabi ko nga sa kanya, yun ay para dun sa napanalunan niya. Hindi pa yun ang tulong ng Tatay Rani. Oo, tama. Inilapit niya yung kanyang anak na si Princess Arcibal. 1 year and 8 months. Ito baby naman ay mayroong cerebral palsy. Oh. Normal to nung pinanganak. Tapos after 3 weeks, hindi na gumigising. At doon nila nalaman na may pagdurugo sa utak at tinubuhan itong bata. Tricycle driver ang asawa at may ilam ng anak sila. At yung iyon ay, yung tatlo doon ay nag-aaral na. Okay. Ayan, para makausap natin, no, at malaman natin kung anong sitwasyon ni yung kanyang anak na si Princess ay nasa linya natin yata siya. Hello po, Ate Angeline de Guzman. Magandang umaga, Angeline, si Lady I. So, ngayon ang baby mo nasaan? Nandito po siya sa bahay. Bahay na? Opo. Okay. So, tuloy-tuloy lang ang gamutan? Sa ngayon po, wala pa po siya naiinom. Nung nakarang mga araw po, punta po kami ng PCNC. Kaso po, hindi pa rin po pwede mag-walk-in. Kasi po, may binigay po silang number na kailangan ko pong tawagan. Hindi ko pa po natatawagan ngayon yung number na ibinigay po nila. Mag-email po muna ako, pero hindi pa po sila sumasagot.
Sa PCMC ito. Philippine Children's. Oo. Yung gamot na yun, para saan yun yung kailangang inumin ni baby? Bali, yung gamot niya po na Leteresitam po. Yung po yung maintenance niya po, tsaka po yung Penobervital po. Maintenance na. May idea ka ba kung magkano yung gamot, Angeline? Pag binili daw po yun, nasa 2 plus po. Pero yung Penobervital po, mura lang naman po. 2 plus po, meaning 200 plus? Opo. Kaso po yung Penobervital po, hindi, tsaka yung Leteresitam, hindi po sila nagbibigay ng wala pong ano. Reseta. Walang reseta. Yes, tama. Oh, pero may reseta ka naman, di ba? Pero ibigyan pa lang yata. Pala na po yung isang taong naigit na po. Ah, so ibig mo sabihin, isang taon na yung baby mula nung nagkaroon ng cerebral palsy pero hindi pa siya nakakainom ng gamot. Nakainom na po siya nung time na 3 weeks na po siya nung sa hospital po siya tapos. Mahigit kulang 2 buwan po kami na sa PCSC. Siya na po na may maintenance na po siya pero mula nung maubos po na yun, hindi na po na siya nakakainom kasi hindi na po siya napalo. Ah, okay. So, kailangan ng follow-up check-up nito bago mabilhan ng gamot. Importante yan, opo. Okay. Ganito, Angeline, oo. Siguro maganda, papuntahin natin siya kay Doc Roland muna. Oo, kasi sa, actually mamaya si Roland eh. Oo, ganito, Angeline, bibigay namin yung... bibigay namin kay Dr. Roland Mendiola ang ating doktor dito sa programa yung case nitong anak mo para mabigyan siya ng matingnan muna tapos mabigyan ng reseta, ma-update yung gamot, 'di ba? Kung ano sasabihin ni Doc, yun ang gagawin natin. Tapos yung PhilHealth mo, ikaw ba may asawa pa? Meron po. Siya ay PhilHealth member o hindi? Hindi rin po. Okay. Kailangan namin ng indigency card mo, kayong mag-asawa, o kahit ang asawa mo lang, para maparehistro natin kayo sa PhilHealth. Kasi malaking bagay yon, ha? Makikipag-ugnayan kami sa inyo. Tapos, pansamantala, bibigyan ka namin ng 3,000 piso para kahit papano, para kay baby. Kasi kung yung gamot, Tess, hindi na pwedeng bilhin yun eh. Hindi. Kasi hindi natin... Baka hindi na effective dun sa bata. Hindi na akma kasi napakatagal na nung binigayan ng doktor. Pero dalhin mo pa rin yan pag sinabi ng staff namin na gusto makita ni Doc yung pasyente. Kailangan dala-dala mo yan kaya ayusin mo na yung mga binigay na mga reseta sa'yo, ha? Mm-hmm. Tsaka yung medical abstract ng iyong anak. Opo. Okay. Oo, so bibigyan ka muna namin ng 3,000 piso para kay baby at saka samahan na natin ng bigas, hotdog, itlog at saka chicks ni tatay para naman dun sa iba mo pang anak na may makain sila, ha? Nag-aaral, oh. Oo. So, Angeline, meron akong pakisuyo sa'yo. Yung telepono mo, hawakan mo para pag tumawag yung staff namin anytime kasi hindi ko masasabi kailan sila tatawag, masasagot mo, okay? Yeah. Ma'am, opo. Thank you po. Ayan, si Angeline de Guzman ng Malabon City. Maraming salamat sa iyo. Okay. So, ay nako, kita ninyo? Grabe, no? Oo, nakinginan na. Gusto kong balikan yung 100 pesos na binigay mo kay tatay kanina. Yung 100 pesos po niya, kailan mo binigay yun? Naiya tuloy ako kasi yun lang pera ko sa nadala ko. Wallet. Oo. Kailan mo binigay yun? Nung pumunta siya ng... Sabado. Yata. Sabado. Oo. Tapos tinawagan siya kinabukasan. Mm. Hindi pa ubos yung... Ay, di. Monday. Kasi Tuesday siya pinunta niya ata ni Ran. Okay. So binigyan mo siya ng 100 ng Monday. Martes na po, hindi pa ubos yung 100 niya. Hindi pa. Pinapangkain nila ng pamilya niya. Hindi ko rin alam ang magic na ginawa niya sa 100. Nagulat din ako kay Rani. Sabi niya, pagkabalik niya na interview niya, sabi niya, Ate Tess, alaking pasalamat ni tatay doon sa 100 na binigay mo daw kahapon. Hanggang ngayon may pagkain pa sila. Paano niya nagawa yung 100 pesos na diba? Mapagkasya hanggang yes. Yun ang punto, yung barya sa iba, kayamanan naman sa iba. Mm. Diba? Kaya po, kasi tayo reklamo tayo, wala akong ganito, wala akong ganun, ano ba naman yan? Lord, mauubos na yung pera ko, 2,000 na lang, 500 na lang. Hindi po. Samantalang yun, 100. Yes, magpasalamat ka, diba? Kasi the fact na may pera ka dun, mas angat ka pa rin sa iba, mas pinagpala ka. Diba? At saka yung 500 mo na yun, huwag mo rin ipagdamot pag may nagawi sa'yo na nangangailangan. Dahil for all you know, buhay niya yun. Okay? Ay, nako. Ayan! Yeah.
Uy, ayan, paningit muna tayo ulit. Chicks at Bigas ang naglalaban po sa tambiolo ni Bebe Ellen ng engineer. Chicks at Bigas, alin ang una? Hop, sa pula. Ba? Panalo na nga si pula laban kay Pink. Bakit? Inuulit nyo pa. Pula, Bigas ni Tatay po. Eto na, bigay na natin. Ayan. Sige, sino yan? Ang mga napili po doon sa napakagandang bigas mula sa ating sing ganda ni Tess na Tor. Ito po sa una sa listahan natin si Flores Jerwin. Flores Jerwin. Pangalawa si Merlin Joy Garcia Ochea. Mm-hmm. Ang pangatlo ay si Evelyn Posada. Ayan. Mm-hmm. Ang pang-apat, Maria Teresa de la Peña. Akala ko Maria Teresa na torna eh. Hindi ko pa natitikman yan eh. Ako din, hindi ba? Oo, kasi hindi tayo pwede. Wala sa ating nakakatikim niyan. Oo, ano ba yan? Ayan, ang pang-lima ay si Maricel Padayaw. Ayan. Alam niyo na ang gagawin. Mag-message po sa aming flash at page, no? Flash TV page. At sa Messenger po. Mm-hmm. At sabihin po ang inyong pangalan, ang inyong address, at syempre ang inyong contact number na sumasagot, ha? Alam mo, Lady Ay, may mga nagre-reklamo, no? Alam mo naman ang tatay, ayaw nang ganun, na may mga ganyang complaints sa atin. Mm-mm. Minsan sinasabi, hindi pa dumarating, hindi pa sila napadalhan. Kasi po, kayo rin po ang may diferensya. Mm-hmm. Tinatawagan, meron iba na nagda-drop ng call. Yes. Kahit nakailang tawag, tinext pa. Hindi kilala yung number, kala nahihingi na utang. ayan tayo eh. Oh, diba? May mga ganong ano talaga. May pinagtataguan pala kayo. Dinamay niyo pa kami. Oo, yung iba naman po ay kulang ang inyong number na binigay. Ayan. Mm. Tapos yung address po naman ninyo, hindi matagpuan. Ayan. Siyempre, paano namin iahatid? O, wala po kaming bolang kristal dito para hulaan kung nasan lupalop kayo. At hindi lang po konti ang dinideliver po ng mga staff namin. Tama. Kaya hindi po pwede magtagal sa lugar ninyo para hanapin lang yung inyong bahay. Yes, tama. Na hindi matagpuan, ha? Mm-hmm. Napakarami po niyan. Okay. Uy, teka lang. Ito si Sandra Rabe. Humihingi siya ng pang-ulam lang daw. O sige, bigyan na natin yan ng ano. Kasi sigurado may anak to eh. Bigyan natin ng hotdog ni tatay. Yeah. Hotdog ni tatay Sandra Rabe, meron ka. Ngayon naman, ang next natin, meron pa tayong isang pasa load. Ito naman, Tess. Sino to? Sa pasa load pa rin tayo. Oo. Sinunod-sunod na natin dahil nung nakaraan. Hindi tayo masyado dahil sa dami ng ating tinutulungan. Sino naman ito? Oo. Ito naman ay... Mula sa ano? Mula sa Malabon, lipat tayo sa Kalapit. Oo. Na Botas. Na Botas. Talagang puro outside tayo ngayon. Outside. Quezon City. Yan. Ito din ay sa Messenger din natin. Okay. Lumapit, no? Siya po si Noemi Arcibal. Ayan, inilalapit niya ang kanyang anak na si Elise. Mm-hmm. 8 years old. May sakit naman to na congenital microcephaly and developmental delay with seizure. Naku. Yun yung ano eh, no? Mm-hmm. Yung problema sa mga ano, pagka nagsiseizure kasi naapektuhan talaga yung... Yes, yung utak. Mm-hmm. At may late development itong bata ano, sa improvement. Hindi nakakapaglakad at nakakapagsalita. Ah, yun yung problema. 8 years old na. Oo, since birth. At malabo ang mata. Mm-hmm. Construction worker ang tatay ni Elise. Mm-hmm. At hindi nasasahuran dahil nabudol pa ng foreman. Nabudol ng foreman. Nakuha ng foreman yung kanyang sahod. Mm-hmm. Tapos? Kasalukuyan nangangapa ang asawa ng alimasag sa dagat at ibinibenta. Ay! Ayun pala. Kasi nabotas. Okay. Mm-hmm. May tatlong anak din sila. Grade 7 at grade 5. Mm-hmm. Ayan, para malaman natin kung ano ang hinihingi niyang tulong kay Tatay Rani, kausapin na natin siya, Lady Ay. Okay, nasa linya po si Nanay Noemi Arcibal ng Chungkang Street, Tanza 2, Navota City. Magandang umaga sa iyo, Noemi. Noemi? Hello po, magandang umaga po. Ayan. Po. Oh, ito na ako si Lady Ay sa pangalan ni Tatay Rani, tapos si Tess Nator. So, sa ngayon ang anak mo, ang kailangan pang therapy at maintenance? Opo, ma'am. Ano po? Bale, wala pa po siyang ano, reseta po sa maintenance niya po kasi po hindi ko pa po siya na ano nababalik sa check-up. Ah, hindi pa rin. Opo. Okay, so hindi natin siya pwedeng anuhan ng gamot. Kailangan niya ng opo. Check-up. Opo. Magkano kasi pwede mag-walk in sa PDH po kasi siya nagpaka-check-up, ma'am. Mm-hmm.
May meron kasi kayong PhilHealth, nakita ko dito. May PhilHealth naman kayo, so sagot naman yan si baby. Okay, may konsulta tayo under PhilHealth. I-coconnect namin. Oo, meron tayong konsulta, so ititingnan natin doon, i-coconnect ka namin doon, kaya tatawagan ka namin ng aming staff. Kasi hindi natin siya mabibilhan ng gamot kasi paso na yung kanyang reseta. Kaya pinapapasa ko sila ng reseta sa ating page sana. Po, yung pala yung ano po, yung pang ano, therapy niya to. Okay, kasi yung therapy susunod yan kapag napa-check up na siya. Okay? Hindi kasi siya pwedeng ma-therapy nang hindi pa natin alam kung ano yung sitwasyon niya sa ngayon, yung latest kumbaga, okay? Saka dapat may advice ang doktor dyan, nanay. Dapat may advice ang doktor for therapy. Yes. At saka reseta para dun sa gamot. Mm-hmm. Pero bibigyan ka muna namin ngayon para kasi kailangan mo ng pandaya, per, gatas, vitamins. Bigyan muna natin siya ng anong rekomendasyon mo, Tess? 3,000 muna. Okay, so Noemi, papadalan ka namin ng 3,000. Papadalan ka ni Tatay Rani ng 3,000 piso muna. Bili mo siya ng diaper, gatas, at vitamins niya. Tapos, tatawagan ka namin para sa PhilHealth mo o kaya nung asawa mo para makover si baby. Tapos, madala yan sa doktor dun sa ilalim ng konsulta ng PhilHealth. Okay? Sige po, ma'am. Oo. Tapos ano ha, tatlo yung anak mo. Grade 7 tsaka grade 2. Dalawa. Tatlo kasama si Baby Elise. Tapos si Lika, hindi na sila nag-aaral? Ha? Hindi nag-aaral sa ngayon. Si Elise lang yata ang hindi kayang mag-aral. Si Elise lang po yung hindi po nag-aaral kasi po late development po siya. Okay. So si tatay naman, construction worker. Sige, pati yun, baka malay mo mabigyan natin ang hanap buhay, ha? Okay, so intayin mo ha. Oo, Elise, yung number mo na binigay, make sure masasagot mo pag tumawag kami, ha? Okay po, ma'am. Okay, baka ikutan din kayo ng ating staff para malaman kung anong hanap buhay ang pwedeng ibigay sa inyo. Okay po, ma'am. Salamat na marami po. Thank you, Lord. Okay, kay Lord ka magpasalamat ha. Alagaan mo yung mga anak mo. Apo, ma'am. Okay, yan si Noemi Arcibal ng Navotas City. Bigyan mo na sa'yan muna ng 3,000 tapos si ikutan siya, Tess, para malaman. Kasi mahirap yun, nangangapa lang siya ng tawag doon? Alimasag. Oo nga na, alimasag. Abang mahal nun ha. Kung malilaki, maliliit lang yan. Oo, yun, nasa tabi-tabi lang yan. Parang ano lang yan ang tawag doon? Yung maliliit na ganun, talangka. Ganun lang yun. Oo, kaya pag binenta mo, bariya. Ayan, paningit tayo ulit. Sino naman ang mabibigyan natin ng... Wala nang kalaban si... Wala sino? Nang kalaban. Si ano Chicks. Ha? Aba, wala nang kalaban si Chicks. Siya na si solo. Okay, eto na po. Sino naman ang mabibigyan ng Chicks? Si Tatay ang tanging Chicks na ipinamimigay. Ayan, narito. Ang una sa ating listahan, Susan Palad. Ayan, mapalad ka dahil ikaw ay mayroong Chicks ni Tatay. Ang pangalawa ay si Peter Sarangay Madawin. At pangatlo ay si Jerry Likiran. Ang pang-apat, Rosalie Yamson. At ang pang-lima, si Jessica Liwanag. Ayan, Jessica Liwanag. Maliwanag ang buhay dahil yes. May isang Chicks. Mag-message po kayo sa aming Flash TV Facebook page, no? Sa Messenger po, sabihin ang inyong pangalan, ang inyong address, at ang inyong contact number. Mm-hmm. Make sure na sumasagot po. Ha? Yes. So, si Hannah Laguerra, bigyan natin ng 100 pesos na load. Ayan. Kahit ano naman daw eh. Ngayon naman, pahabol na report. Andyan po si Sian Sagales para malaman natin kung saan sana nakarating ang tulong ng Tatay Rani. Magandang umaga sa iyo, Sian. Magandang umaga po, Miss Tess at Lady I. Samantala, good vibes Monday naman tayo. Ayaw talagang magpaawat ng ating Tatay Rani sa pamimigay ng ayuda at papremyo para sa ating mga solid listeners at viewers. Nagbunga ang pag-like and share and comment ng ating mga taga-subaybay dahil naibigay na sa kanila ang mga papremyo na kanilang napanalunan. Nag-uumapaw ang ating listahan sa dami ng nanalo.
Naihatid na ng serbisyong bayan ni Tatay Rani ang 12 hotdog at 12 chicks ni Tatay. Hindi na rin mamamroblema sa taas ng presyo ng itlog dahil may nanalo ng 17 dosena ng itlog ni Tatay. At syempre, para kumpleto ang hapagkainan, namigay din tayo ng 18.5 kilong bigas. May pang text, call, internet surfing at pang online class na din ng mga chikitin ng ating mga winners ng load dahil may nagwagi ng 6 na 100 pesos load. May pakas din ng ating Tatay Rani. Napadala na through money transfer ang 20,300 pesos at 4 na 500 pesos. At ang inaabangan natin tuwing Biyernes na pa-digibox ni Tatay ay may nanalo. May 3 bagong winners. Congratulations dahil makakapanood na kayo ng mas malinaw na palabas. Huwag din kalimutan mag-scan at pumunta sa ICTV para makapanood ng serbisyong bayan ni Tatay Rani. Lalong lumalawak ang nabigyan natin ng ayuda at mapremyo dahil bukod sa mga barangay na nakatiran natin dito sa Quezon City, ay dumayo na rin ang ating pamimigay sa Malabon City at Antipolo City. May mga suki na rin tayong tagapakanood at tagapakinig sa Cagayan Valley at maging sa Bohol na nanalo na rin ng ating papremyo. Tandaan po na hindi pinapayagan ang mga menor de edad. Muli para sa serbisyong bayan ni Tatay Rani, ako si Sean Sagalis ng Flash TV at DWIC 882, ang himpilang may todong lakas. Maraming salamat, Sean Sagalis. O, ihabol natin si Rose Jean Orculio Olofernes. Ayan, bigyan natin siya ng cheeks ni Tatay. Aha, tapos, I love ito it. Si Alexia, kabibigay lang. Oh, kabibigay. Si, bigyan natin sige, load na lang. O, yan, may 100 pesos kang load, ha? Bahala ka maghanap ng globe. Okay. Bumili ka ng SIM card. Oo, ayan, oo, diba? Naglalambing naman siya. Mm-hmm. Oo, ito si Alexia, halos lamang ako ng konti sa height niya, ni. Oo, diba? Anyway, ang bilis talaga ng oras. Paano ba to? Grabe. Alas 11 na. Bitin pa si Tess na Toro. Ayan. Anyway, ayan. Yes, yes. Yo, Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Tala Zaldivar po ang susunod sa amin dito sa DWIZ 882 ang impilang may todong lakas. Ang inyong lady ay lilipat ng bahay, partner, di ba? Mamaya sa Flash TV naman po, alauna ng hapon sa usapang Double K Kalusugan Kabuhayan. Kasama ko po si Doc Roland Mendiola. So, yan po. With that, Tess? Ayan. Yan, sa pangalan po ng ating tatay, Rani Ludovica, ito po ang maring test ninyo. Ayan, ito naman po si Lady I, pansamantala magpapaalam. Ingat po tayo lagi. Magandang umaga, Pilipinas. Muling magbabalik ang serbisyong bayan ni Tatay Rani.